Merry Christmas sa inyo. Maiiba ang ating selebrasyon ngayong taon na to bilang hindi naman lingid sa inyong kaalaman na meron tayong pandemya na pinagdaanan. Pero hindi ibig sabihin nun ay hindi natin isa-celebrate ang kaarawan ng taong lumikha sa atin. So itong Christmas party natin ngayon ay isang pagpapasalamat sa inyo sa inyong pagmamahal at pagsiservisyo sa amin. Yes, so intimate, yes. Intimate ito ngayon. Pero hindi ibig sabihin na mas konti tayo ay hindi masaya. In fact, nasa sa atin na yon. Magiging mas masaya siya dahil may games tayo ngayon para sa inyo. At tatlong games. Uy, tatlong games. Parang ang saya-saya nun ah. Mas masaya kung ipakikilala muna natin sila. Parang si Glenda. Ilang taon na nga ba siya sa atin? Almost 5 years. Una ko pong inalagaan si Ate Zia. 2 days na lang po para 1 year old. Sa inyo po ni ma'am, wala po naman naging problema. Sa mga kasama ko din po, ayos naman po sila. Ayos naman po kayong maging amo. Mabait naman po kayo parehas ni ma'am, kaya wala po na akong naging problema dito. Ano na po, nagsiservisyo po ako sa kanila mga 17 taon na po. Okay naman po silang mag-asawa, wala nga ako masasabi sa kanila eh. Hindi naman po ako siguro tatanggang ganong katagal sa kanila. Then, unang-una, ano, maalalahan hindi sila sa, ano, sa pamilya namin. Lalong-lalo na rin sa akin, sa health ko. Kasi pinangangalagaan ko din kasi sila, lalong-lalo na sa oras ng kasama ko sila sa biyahe, iniingatan ko rin sila. 3 years na po, wala po akong masabi kay ma'am. Unang-una po, idol ko siya. Tapos si Ma'am Marian talagang kung ano yung salita, pananalita niya sa TV, ganun din po sa personal, wala po akong masabi sa kanya. Mapakabait nilang mag-asawa. O yan, tara, umpisahan na natin yung mga games. At syempre, bilang una, ang napakahirap na Multiple choice! Ano nga ba yung rules? Eto, pakinggan natin. So, meron ako 6 na tanong. Okay. Sa dulo ng 6 na tanong, kung sino ang pinakamataas na score sa inyo, ay mananalo sa round na to. At ang premyo sa round na to ay isang bisikleta. Wow. Ha? Yay! Yung bisikleta na yon? Bisikleta na may basket. Wow! Bike! So, anong unang tanong? Saan ang unang date namin ni Maria? Ano sa loob niyo? B. Ikaw. Agayos. Bah, tama kayong lahat. 1 point for everybody. Ha? Ano ang ginagawa ko sa umaga? B. Pagdasal. Saan galing ang pangalan na Leticia? Tamang sagot ay C. Fast. Sino ang unang naging leading man ni Marian sa telebisyon? 3. 2. A. A. Okay. The correct answer is... Oyo Boy Sota. Okay, congratulations. So, meron ka ng bike? Ay, malaking bagay po yun, yung bike na yun na napanalunan po. Kasi, syempre po, yung bike pong yun ay magagamit po ng inay o kaya po ng pamangkin ko pagpunta-punta sa labasan. Kasi, malayo po kasi kami sa kalsada eh. Kaya, kailangan din po namin ng, o nila, ng masasakyan papuntang kalsada. Itong susunod nating portion, importante ito kasi itong bagay na ito mahalagang mahalaga. Pinagkaloob sa amin ng sponsor din ang item na ito at gusto namin ibigay sa isa sa inyo. Pero kailangan niyo pagdaanan itong mga tanong na ito para malaman namin kung sino ang sa tingin namin karapat-dapat na makakuha. Ito ang item na yun. Isa siyang laptop. Isa siyang laptop na may kasama internet. So ngayon, ito ang tanong ko sa inyo. Ilagay niyo ang pangalan niyo dyan. So ito ang rule ng game. Ilalagay nila ang pangalan ng kasamahan nilang sa tingin nilang karapat-dapat na makakuha ng premium laptop na ito at internet. Sino kaya pipiliin nila, no? Tignan natin. Pipiliin ba nila ang sarili nila o ang kapwa nila? Mahirap yan. Kasi kailangan parehas yan eh. Pinilay ko po si Kuya Yun. Kasi alam ko po marami din po siyang anak eh. Alam ko po na magiging malaking bagay po yung sa kanila, yung laptop na yun. Si Jun po. Kasi kahit gusto ko po magkaroon din dahil sa mga anak ng mga apo ko, mga pamangkin ko, si Jun na lang kasi mas marami siyang anak. Ang nanalo dito sa laptop challenge nito sa internet na nakakuha ng 2 boto ay si Jun. Si Jun ang nakakuha. Ha? Yes.
So congratulations, Jun. Nakakatuwa, no? Kita mo naman, hindi nila binoto ang sarili nila kahit alam nilang kailangan nila yan. May malasakit talaga sila sa isa't isa. So nung napasa akin na, laking bagay rin sa sa anak ko dahil lahat ng mga anak ko gumagamit ng cellphone sa online school. So, yung gumagana lang doon, yung cellphone lang ng asawa ko, matatay mo ilan yung anak ko, 6. Hop, akala nila tapos na yung game. Hindi nila alam, hindi lang nag-iisa ang laptop. Dalawa! Meron pang isa. So dalawa to, ha? Dalawa, akala nyo isa lang. Okay, so good luck. Si Maren ang bahala sa inyo. Pero sa part na ito, wala nang tanong-tanong. Di syempre, para mas mapadali, bunutan na lang. So, bilang nakuha na ni Kuya Jun, dalawa na lang silang matitira. Ngayon, bubunutin ni Marian kung anong pangalan ang makakakuha ng second laptop at second internet. At ang nanalo, si Ate Glenda. Ay, nabuhayan din po ko, sir. Kasi po, yung laptop na po yun ay para din po sa aking pamangkin. Na kailangan din po niya sa pag-aaral. Kaya malaking pong blessing. At dito na tayo sa pangatlong game na pinamagatang Hakot mo, ibenta mo. Wow, tignan niyo naman ang daming mga items. Ano kaya ang tingin nilang gagawin nila sa lahat ng mga items na to? Sari-sari store? We'll see. Na pumasok agad sa isip ko, sari-sari store na eh. So, nung nakita ko yung grocery, yun, nasa isip ko, baka ito na yung namin, pagkakataon namin, makatuwang namin sa buhay. Ayun po, naging pala isipan ko po na ano kayang gagawin namin dito sa mga ito ba ipamihigay, ito ba gagawin palaro, yung ganun po. Bawat isa sa inyo ay bibigyan namin, batsa. Ang bawat isa sa kanila ay bibigyan namin ng batsa. At sa batsa na yon, kailangan punuin nila hanggang kaya nilang mapuno ng kahit anong items na makikita nila at mahahawakan nila sa loob ng 5 minuto. At ang timer natin ay si Buddy Boy. Here. Ready, set, salamat sa mga minamahal naming sponsor dahil dyan ay nagkaroon tayo ng ganito. Siyempre sa inyo na yan. Dahil sa mga nakuha niyo yan, posible talaga na magtayo na kayo ng sarili niyong sari-sari store. Yay! So ayun, nagkatotoo nga. Lahat ng nahakot at nakuha nila, pwede nilang gamitin para sa kani-kanilang sariling sari-sari store. Ayan na, meron na nga talaga. Nahakot na, ibebenta pa. Ay, sobrang saya po. Kasi malaking tulong po yun sa pamilya ko. Yung sari-sari store na po yung magiging panimula. Natuwa ako nun dahil sabi ko, eto na, at least meron na kaming mapupuhunan na makapag-ano na kami. Matulong na rin to sa namin, sa mga budget namin. Sobrang saya po. Hindi ko po may paliwanag nung unang gabi yun. Hindi ako makatulog dahil iniisip ko na ito na yung blessing na para sa nanay ko. Sa pamilya ko naman, kay Mrs. wala akong masasabi, saludo ako dyan dahil pagdating sa budget, talagang ini-stretch pa ko niya yung binibigay kong pera sa kanya. Sa mga anak ko, mag-aaral kayo mabuti anak kasi panahon ngayon, iba na ang panahon ngayon, hindi na yung katulad nung dati. Sa pamilya ko naman po, sana laging malakas ang katawan ng nanay ko. Kahit malayo po siya sa akin, lagi ko po siyang pinag-pray-pray. At yung mga taong tumutulong sa kanya doon, ako lubos na nagpapasalamat kay Lord at kasi lagi silang binibigyan ng lakas ng katawan para sa nanay ko. Inay, Tay, Merry Christmas po. Pero magkikita-kita rin po tayo ngayon.
pag-uwi ko po noong December 29. Magkakasama-sama po tayong pamilya. At naman sa panalunan ko, maraming maraming po salamat at alam po po na magagamit niyo po yun. At lalo na po yung laptop na napanalunan ko, magagamit mo ng pamangking ko. Maraming maraming po salamat. Hindi sapat ang mga material na bagay na ito para patumbasan ang pagmamahal at serbisyo nila sa aming pamilya. Ganunpaman, simbolo ito ng aming pasasalamat sa kanila, lalo na ngayong Kapaskuhan. At pagpasok ng bagong taon, naway patatagin pa natin ang pagmamalasakit sa ating kapwa, gaya ng pinapakita sa amin nila June, Cecil at Glenda. At syempre, huwag makakalimot sa taas. Pagtibayin natin lalo ang pananampalataya sa Kanya. Happy New Year!